Toninho, Baik Enrique, saat kasama ko ang aking kumpare na si Pareng Glass Abergas. Pareng Glass, pasok! Magandang araw sa inyong lahat. Ang atin pong matutunghayan sa araw na ito ay ang tinaguriang laban ng milenyo. Hindi ba tama ako, Pareng Mike? O tama ka dyan, Pareng Glass! Dahil ang laban na ito ay sinasabing 35 years in the making! Ganun ba, Pareng Mike? Tama ka, 35 years in the making. Itong dalawang ito ay medyo matagal nang nagkakainitan. At dito, sa araw na ito, sila ay nagtagpo. Ayan na ho! Kitang-kita natin! Pumasok na nga si Madam Lugaw! Talaga namang siya ang pinagkuriang reyna ng lugaw. Parang medyo may kabigatan nga itong si reyna ng lugaw. Mukhang medyo hindi naman siya nasa 166 pounds. Siguro nga dahil masustansya ang kanyang tinitinda. O nagtitinda nga ba siya? O nagpapamigay ng lugaw? Alam naman natin na ang lugaw ay siksik sa protina. Kahit ito ay medyo hindi esensyal. Medyo maganda rin itong pasok ni Madam Lugaw, no? At siya ay sumasayaw. At ito naman ang kanyang hinamon. Oh, Pareng Mike, ang kanyang hinamon ay laking norte, kumbaga gawing itaas, kaya siya tinaguri ang bubong. At medyo maganda rin po ang entrance ni Pareng Bubong. Medyo kakaiba nga ang kanyang sayaw, no? Kitang-kita naman natin na itong si Bubong ay medyo malakas pa rin ang karisma sa madla. Kahit marami silang ibinabatid pa niya. Oh, Pareng Glass! Medyo marami ang ibinabato sa kanya mga alegasyon. Ngunit hindi mo mababanaan sa kanyang mukha ang kanyang mga dinadala. Bagamat siya ay masayahin. Talaga nga namang masayahin ang taong ito sa kabila ng kanyang mga kinaharap na problema. Taliwas nga sa nakita natin na kanyang katunggali na si Madam Lugaw. At medyo mainit ang pagpasok ni Madam Lugaw bagamat siya'y sumasayaw sa iyo din. Ay mukhang medyo mainit ang kanyang pagtingin dito. Kaya sa ilang sandali na lamang ay atin nang matutunghayan mga kakolokoy ang mainit na bakbakan ng dalawang ito. Ayan na, Pareng Glass, mag-uumpisa na ang laban. At ayan nga no, kitang-kita natin na medyo agresibo itong si Madam Lugaw at binuhat niya at ibinagsak sa sahig itong si Bubong. Medyo malakas nga si Madam Lugaw. Sabi ko naman sa inyo, ang lugaw ay siksik sa protina. Nagawa pa niyang palipitin ang kamay ni Bubong. Mukhang medyo masakit itong ginagawa ni Madam Lugaw kay Bubong. Makakabawi kaya siya. At nakabawi nga mga kakolokoy. At siya naman ang pumakalipit sa kamay ni Madam Lugaw. Ngunit, nakawala din si Madam Lugaw. At nagawa din siyang ibagsak ni Bubong. Ano pa ang susunod na mangyayari? Nagawa siyang i-headlock ni Bubong. At siya ngayon ay sinisiko sa ulo. Medyo masakit ngayon, Pareng Glass. Ngayon naman, susubukan niyang lumipad mula sa ring at babagsakan ng siko si Madam Lugaw. Mga bata, huwag niyo po itong gagayahin. Dahil ang mga gumagawa nito ay mga pawang mga profesional lamang. Tama ka dyan, Pareng Bike. Ano mang laro o sports,
na tayo ay maaring masaktan ay kailangan ng patnubay ng mga profesional. Nakita mo ba yun, pareng Glass? Sinubukan nang tapusin ni pareng Bubong ang laban sa maagang sandali. Ngunit kay Matang Lugaw ay nakabawi at hawak niya ngayon si Bubong. At iniuntog po, iniuntog sa gilid ng ring si Bubong at kanya itong dinagupan. Subalit, agad din namang nakabawi si Bubong. Ngunit siya ay nasiko ulit sa mukha. At medyo maganda rin ang ginawa ni Bubong na yun. Naibagsak niya si Madam Lugaw at siya ngayon ang nagiging agresibo. Ngayon, kitang-kita natin na talagang patas ang dalawa at nagawa pang buhati ni Madam Lugaw si Bubong. Makikita naman natin kung gaano kasustansya ang kanyang lugaw. Opo, yan nga no. Ayan, kita natin. Binuhat niya ulit si Bubong, pero hindi yata niya kinaya. Si Bubong ay agad namang nakabawi at muli niyang pinalipit ang kamay nitong si Madam Lugaw. Nag-rock break sila, pareng Glass, no? At kita naman natin itinatayo niya si Madam Lugaw. At ano kaya, ipinagsak niya sa sahig si Madam Lugaw, mga kakolokoy. At sa puntong ito ay agresibo na naman itong si Bubong. Isinuplex ni Bubong si Madam Lugaw. Talagang itong si Bubong ay malakas pa rin. Sinubukan na naman niyang tapusin ang laban, ngunit hindi talaga humayag si Madam Lugaw. Kitang-kita naman natin ang galit sa mukha ni Madam Lugaw. At muli na naman siguro niya ito isusuplex. Talaga namang napakahusay ni Bubong. Hanggang sa gumulong na lamang palabas ng ring si Madam Lugaw. Ngunit, ibinalik na naman siya sa loob ni Bubong. Tumatakas ba si Madam Lugaw sa kanya? Ano kaya ang susunod na gagawin? Mapahilig talaga sa suplex itong si Bubong. At eto, kinalagkad niya sa sahig si Madam Lugaw, no? Marahil ay gusto na naman niyang tapusin ang laban sa madaling panahon. Papayag kaya si Madam Lugaw na matapos na ang laban? Pero mukhang hindi talaga magpapatalo itong si Madam Lugaw. Nakuha pa niyang dagukan itong si Bubong. Subalit si Bubong ay nakabawi rin naman kagad. Ano ang susunod na gagawin ni Bubong kay Madam Luga? Inihagis niya sa ring at ito ay kanyang dinalya. Pero pareng Glass, nakapawi doon si Madam Luga. Inapercut niya si Bubong. Mukhang medyo masakit nga yung tumo, pareng Glass. Medyo patas na ang laban na ito. At nagawa na lamang na ihagis ni Bubong ito si Madam Luga. Pareng Glass, kita mo naman kung gaano kagaling itong si Madam Lugaw. Meron siyang parang medyo martial arts technique, ika nga. At kita mo naman na bumabaliktad talaga si Bubong sa mga uppercut ni Madam Lugaw. Siya naman ang susubukan na isuplex nito. Aba, medyo kakaiba ang ginawa ni Madam Lugaw na iyon. Mukhang itong si Madam Lugaw ay bihasa sa ganitong palagsahan. Siya naman ang gustong tapusin ni Madam Lugaw ngayon. Ngunit hindi rin naman magpapatalong itong si Bubong. Napapagod na ba itong si Madam Lugaw? Ano ang susunod na gagawin? Itinatayo niya si Bubong dahil siya ay may binabala. Makikita nga natin na medyo kakaiba itong teknik na ginawa at napakalakas na nitong si Madam Lugaw para kay Bubong. Marahil nga itong si Bubong ay hindi na makatayo dahil sa sakit. Ngunit patuloy pa rin si Madam Lugaw sa kanyang pagiging agresibo at nagkuha pa niya ito sampali.
Mukhang medyo meron ng gustong iparating ang sampal na yun, pareng Glass. Yan, nasa labas ng ring at hinagis ni Bubong si Madam Lugaw papasok ng ring. Nagawa naman siya ibaliktad nito. Talagang napaka-agresibo nito si Madam Lugaw. Kaya si Bubong ay nakatikim na naman ng uppercut. Pati kita mo, pareng Glass, nagawa pa ni Madam Lugaw may handlock submission itong si Bubong. Medyo nahihirapan na si Bubong ano ang mangyayari. At pagkatapos nun, tumaka si Madam Lugaw at nagawa naman siyang sundan ni Bubong hanggang sa labas ng ring. Dito na nga sila sa labas ng ring nagpang-abot. At maging sa labas ng ring ay hindi pa rin paawat ang dalawa. Medyo nagiging mainit na rin ang reaksyon ng madlang tao sa kanilang napapanood. Hinihagis ni Bubong itong si Madam Lugaw hanggang sa siya ay bumagsak. Ngunit kailangan na nilang bumalik sa loob ng ring. Kaya tinulak na lang ni Bubong si Madam Lugaw sa loob. Sa ngayon ay tinuhat ni Bubong itong si Madam Lugaw at ibinagsak niya sa sahig. Nasiyak ang mga nanonood at sinubukan ulit tapusin ni Bubong ito, laban na ito. At natapos na nga si Bubong ang itinanghal na panalo sa araw na ito. O ayan, pareng Glass, panoorin natin ang highlights ng laban. Ito ang mga pagkakataon na sinubukan nilang tapusin ang laban. Ngunit talagang walang may gusto magpatalo. Tunay nga naman, parehong malakas ang dalawang manlalaro ito. Kahit si Madam Lugaw ay hindi papayag na matalo ng ganun-ganun na lang. Ngunit sa bandang huli ay ang mas malakas at mas matikas pa rin ang magwawagi. Pagamat nakikita natin na hati ang opinyon ng mga tao ay marami pa rin sumusuporta sa kanilang dalawa. Ang aming pagpati sa kampiyon sa ngayong gabing ito ay si Bubong. Kaya sa mga nanonood, laging tatandaan, click ang subscribe at ang bell notification icon para updated.